Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter at sa buong Marseille family. Maraming salamat sa inyong support mga idol. Tumigil muna si Tatay Damaso. Ang sabi ng albularyo, ikaw ang umalis sa katawan ng babae niyan kung ayaw mong itapon kita sa kadiliman. Pagbabanta ni Tatay Damaso habang dahan-dahan na kinuha ang isang kwintas. Lalong nagwawala ang babae, kaya pinagtutulungan na nila itong hawakan. Arnel, tulungan mo sila at ipahid mo ito sa magkabilang sentido ng babae. Ang utos niya kay Arnel. Nang magawa yun ni Arnel, agad na lumapit si Tatay Damaso at nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, hinawakan ang ulo ng babae. Biglang narinig nila na nagbago ang boses nito. Ang nakapagtataka, nagiging boses ito ng lalaki. Patuloy lang sa pag-uusal si Tatay Damaso. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Rinig nila ang boses na parang sobrang nasasaktan. Nang biglang tumigil si Tatay Damaso sa kanyang ginawa at agad na hinaltak ang isang lalaki na tumulong sa paghawak doon sa babae. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Tatay Damaso. Diniinan agad ng albularyo ang magkabilang sentido nito habang may sinasambit na tatlong banyagang salita. Sabi ng albularyo, balak mo pang tumakas ha, gustong pang sumanib sa ibang katawan. At nakita nilang may dinakma si Tatay Damaso sa hangin. Agad din na inilabas ni Arnel ang daladalang supot at mabilis na ibinigay ito kay Tatay Damaso. Ang sabi ni Tatay Damaso, ikukulong muna kita. Ang kulit mo talaga. Nakita nilang bumalik na sa normal ang hitsura ng babae. Magaling na yan. Naigapos ko na ang engkantong may kagawan sa kanya. Hinang-hina ang babae at agad na humingi ng tubig. Manghang-mangha ang mga nandoon sa ginawa ni Tatay Damaso. May mga natatakot din sa nasaksihan. Sabi uli ng albularyo, magpahinga ka na muna ining. At pagkatapos tinawag ang mga magulang ito at nagpasama sina Tatay Damaso at Arnel sa mga ito para puntahan ang isang puno na nasa likuran na bahagi ng bahay. Nagtataka ang mga magulang ng babae kung bakit sila pumunta dito sa kakahuyan. Pagkatapos, pinauwi na ni Tatay Damaso ang mag-asawa. Arnel, ilabas mo na ang supot na dala natin. Pagkatapos, nag-uusal muna ng mga orasyon itong si Tatay Damaso. Narito ako para makipagsundo. Hawak ko ang isa sa inyong kasamahan na nanggugulo doon sa isang tao. Ibabalik ko ito sa inyo sa isang kondisyon. Wag na kayong manggugulo pa sa mga tao, lalo na doon sa babae. Kung hindi, isasara ko ang lagusan sa inyo papunta sa mga mundo ng mga tao. At may inilabas na kwintas si Tatay Damaso. Pagkatapos, itinaas ito. Matapos na gawin yon ni Tatay Damaso, umihip agad ang hangin sa kapaligiran. Ang sabi uli ng albularyo, umatras ka muna Arnel. At may nakita na silang parang mga anino ang nasa puno. Nakikipag-usap na ang mga engkanto sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik na niya ang engkantong nahuli at muling tumahimik ang kapaligiran.
Pagkatapos, may iniusal-usal muna si Tatay Damaso. At muling naglakad na sila ni Arnel pabalik doon sa bahay. May ibinigay din na kwintas si Tatay Damaso doon sa dalaga at binalaan na huwag magpupunta pa doon sa kakahuyan. Pagkatapos, umuwi na. Ang hindi alam ni Tatay Damaso, galit na galit ang grupo ng mga orangutay sa kanyang ginawa at nagplano ang mga ito kung paano makaganti sa kanya. Nagpupulong ang grupo ng mga ito sa araw na iyon. Nang makauwi na sila, sina Tatay Damaso at Arnel, agad na nagpahinga ang matanda. Nagising na lang ito kinagabihan. Agad na pumunta ito sa kubo ni Tatay Tonyo at nakipag-inuman na naman ng tuba. May kaibigan din kasi itong si Tatay Damaso na nangunguha ng tuba at araw-araw siyang binibigyan ito. Habang napasarap ang inuman ng dalawa, biglang napatayo si Tatay Damaso. May mga naririnig siyang parang angil na nanggaling doon sa kanyang sagingan. Malapit lang ito sa kanyang bahay. Bakit Damaso? Ang tanong ni Tatay Tonyo. Sagot ni Tatay Damaso. Pumasok ka na lang muna sa kubo, Tonyo. Mukhang may mga bisita ako. Ang akala ni Tatay Damaso, ito ang mga aswang na laging nagpaparamdam sa kanya at umaaligid sa kanyang bahay. Sanay na kasi si Tatay Damaso sa mga ganito dahil sa kanyang pagiging albularyo at marami na din ang mga nakasagupa niya. Marami talagang umaaligid at pumupunta sa kanyang bahay na mga nilalang. Dahan-dahan na lumapit si Tatay Damaso doon sa sagingan habang nag-uusal ng mga orasyon. Nang makalapit na siya, nagulat si Tatay Damaso nang makita ang mga nilalang. Mga oranggutay. Sa isip ng albularyo, ito na siguro ang mga oranggutay na nakalaban ni Hidalgo o ang mga kasamahan nang napatay niyang si Tatay Pausto. Agad nang bumalik si Tatay Damaso doon sa kubo nila Tatay Tonyo. Ito ang inaalala niya. Baka ang pamilya ni Tatay Tonyo ang sadya ng mga ito. Malakas ang kanyang mga panguntra sa kanyang bahay. Hindi ito basta-bastang makakapasok ang mga nilalang naggaling sa kadiliman. Agad na may ibinudbud si Tatay Damaso doon sa palibot ng kubo habang nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, bumalik si Tatay Damaso sa kanyang bahay at may kinuha ito na isang mahabang itak na gawa sa transo at ang hawakan gawa naman sa buntot pagi. Pagkatapos, agad na lumabas si Tatay Damaso at mabilis na itong naglakad papunta doon sa kanyang sagingan. Nang makarating na siya doon, agad naman na nagpulasan ang mga oranggutay sa biglang pagsalakay ni Tatay Damaso. Pero agresibo ang mga nilalang at agad naman na sumalakay sa kanya. Nasa mahigit 10 ang mga oranggutay na nandoon. Pinagtatagpas ito ni Tatay Damaso gamit ang itak. Pero habang nakikipaglaban ang albularyo, napansin niya na parang nakaramdam siya ng panghihina. Nagtataka si Tatay Damaso. Parang may mga ginawang orasyon ang mga oranggutay sa kanya. Ang ginawa ni Tatay Damaso, agad itong umatras. Pero tinamaan na siya ng mga kalmot galing sa kanyang likod. Napasandal sa puno si Tatay Damaso at hinampas agad ang mga oranggutay na sumunod sa kanya. May mga nasusugatan na din si Tatay Damaso sa kanyang mga kalaban. Pero hindi pwedeng ipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga ito. Nanghihina ang katawan niya. Kaya habang may lakas pa, mabilis na tumakbo
si Tatay Damaso pauwi ng kanyang bahay. Sumunod naman agad ang mga kalabang orangutay. Pero napatigil ang mga ito nang maramdaman ang mga ginawang panguntra ng albularyo sa paligid ng bahay. Pagkapasok ni Tatay Damaso, agad na ginamot niya ang sugat sa kanyang likod. Inutusan din kaagad si Arnel na maglagay ng mga makabuhay sa tapat ng pinto at bintana. Dagdag panguntra ang mga ito. Baka mawasak ng mga orangutay ang kanyang inilagay na mga panguntra sa palibot. Ha, 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 ha.